Bakit nauubos ang pera ng mga siklista sa pag-upgrade ng bike nila? Ano kaya ang nakukuha nila dito? Kasiyahan ba? Success ba? Bakit upgrade sila ng upgrade kahit pinapagalitan na sila ng mga asawa nila? Bakit upgrade sila ng upgrade kahit wala na silang makain? Ba't di na ako mag-umpisa? Ba't ang dami kong tanong? Well, mag-umpisa na tayo. What's up mga kasikad? This is Danny, your kasikad bisdak, and welcome sa pamilyang My Bike. At yun na nga mga kasikad, ano, kung bago ka pa lang sa channel, well, gumagawa ko ng mga contents regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles, basta not sa scope natin na mga bikes. And ito na yung pinakahinihintay niyo sa lahat, ang installation at review sa performance ng Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes. At kung hindi mo pa nakita yung first part ng video natin, which is yung pag-unboxing natin ng Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes, link on the description below. Kaya alika at puntahan na natin yung mag-i-install ng ating Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes na mekaniko. So alika at samahan niyo ako doon sa Gochan Building. So I think kung taga Cebu ka, alam niyo na kung saan ito. Malapit lang to sa USJR Main. Welcome back na naman mga kasikad sa ating munting studio. So yun mga kasikad, ano, na-install na natin yung ating Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes. And sa tingin nyo, okay ba yung aesthetic niya? Comment down below naman para malaman din natin kung bagay na bagay ba. So first impression talaga ko dito is mamahalin talaga siya tingnan, kasi you can see naman gold yung kulay, ano. So really maganda yung combination niya, ano. So para sa akin, ewan ko sa inyo if maganda ba yung combination, comment down below. Eh, hindi ko binlead, hindi namin nag-bleed in, kasi sabi ng mekaniko doon na naka-bleed in na siya daw. Sabi niya na mag-bedding in muna ako kasi hindi talaga makapit yung brake at first, and yun yung next part ng ating video, yung tamang pag-bedding in. So alika at samahan niyo naman ako mga kasikad sa ating munting small adventure naman, no. So alika, samahan niyo ako mga kasikad. Right now, we are here at Cebu Business Park at itatry natin itong bagong-bagong bili natin na Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes at ibebedding din natin ng maayos. Kaya alika at samahan niyo ako mga kasikad, ano. Mask muna tayo kasi pupunta tayo doon at dito masyadong very very lonely dito kasi ako lang mag-isa. So kaya nga hindi ako nag-mask. So alika. First na gagawin muna natin mga kasikad, ano, is ibebedding muna natin ito at papakita ko sa inyo kung ano ba yung proper na pagbedding ng mga bagong bili natin na road disc. So alikat, samahan niyo ako mga kasikad. At isa sa mga tanong niyo mga kasikad is, Sir Dan, bakit yung bagong-bagong bili kong road disc brakes eh hindi siya makapit? Normal lang po yan mga kasikad, ano, kasi yung bagong-bagong bili mo na road disc, especially yung disc brakes o yung brake pads, mayroon siyang mga materials na kailangan matransfer muna dito sa ating
disc brakes mismo. So normal lang talaga yan. At first, hindi siya makapit, pero in the long run, kakapit talaga yan. So alikat, tuturan ko kayo kung paano ba mag-bedding in ng maayos. Especially sa Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes na bagong-bagong bili natin. So alika mga kasikad at samahan niyo ako sa bago na namang mystery natin. Nagikot-ikot muna ako dito mga kasikad kasi walang masyadong sasakyan. And ang ginawa ko is nagbibuild ako ng speed tapos brake ng paunti-unti. Speed ko is yung parang naglalakad lang tayo, ano? So para ma-distribute din daw yung materials galing sa pads papunta sa disc rotors natin. Yung iba naman is binubuhusan nila ng tubig yung rotors bago mag-bedding in. Galing yun sa, if I'm not mistaken, GCN na info. Pero para sa akin, hindi ko na nilagyan kasi yun nga, in-enjoy ko lang yung environment dito, ano? So pang stress relief rin. So nag-enjoy naman ako sa pag-ikot-ikot dito. Cons lang is nakakapagod yung pag-brake tsaka build na naman ng speed. Syempre masakit yan sa legs kasi brake ka naman then build ng speed. So hindi siya maganda. So ginawa ko na lang is yun, nag-enjoy ako sa nature dito, yung environment kasi wala talagang masyadong tao dito. Tsaka ang presko ng hangin kasi walang sasakyan. So yun, paikot-ikot lang ng enjoy. And one advice nga pala mga kasikad is make sure na safe talaga yung place kung saan kayo magbe-bedding in. Kasi hindi talaga makapit yung brakes and napakadelikado po yan mga kasikad, ano? Kasi baka may makasalubong kang sasakyan. At saka mahina pa yung kapit ng ating mga preno. Naku po, so ayaw natin yan mga kasikad, ano? So after makailang rounds tayo na pagpiga-piga sa brake na while in a slow pace, yun nga medyo umuki na yung brake ko, medyo kumapit na, na-bedding na siya ng maayos. Make sure din mga kasikad, ano, na huwag niyong i-fully stop yung brakes mo. Kasi kapag fully stop mo, yung materials is that matatrap lang siya sa isang side. So kailangan walking speed nga pala, yung walking speed yung pinaka-importante. So yun yung advice ko, maybe around 20 to 30 times kayo na mag-round sa isang safe na lugar, walang kotse, lika at saman nyo akong i-test kung mag-skid ba yung tires natin or hindi. I-try natin i-skid. Yung bagong bili natin na brake is successful siya, nag-skid naman siya. Ito yung pinakainihintay nyo sa lahat, yung moment of truth.
kung ano ba talaga yung performance na bagong-bagong bili natin na Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes. Yun nga mga kasikad, ano, first start muna tayo sa kaniyang braking power. Really, really great mga kasikad. Ang layo po talaga ng pinagkaiba ng yung stock brake natin na nut kaysa Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes. Konting tiga lang, really great yung power mo. Hindi ka masashort kapag magbabrake ka. Yung STI naman niya, really perfect. Hindi siya masakit sa kamay. Unlike yung first natin na brake, ano, kasi kahit anong kahit pigain mo ng napaka tigas, eh, hindi siya nagbabrake. Ang hina talaga, parang nagbumove pa rin. Ito, sumastop talaga, tumitigil o humihinto talaga yung kaniyang speed. So very very satisfied talaga ako sa brand na Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes. Yun nga, hindi ko pa to na bleed ha. So sabi ng mga mekaniko doon, no need to bleed daw kasi na bleed na yan noon. How much more if i-bleed natin ngayon, 'di ba? So mas lalakas yung power niya. Pangalawa sa looks, really good kasi kulay gold, really quality looking siya, no? Hindi siya mukhang budget friendly na disc brake or hydraulic brakes, ano. Ang ganda niya tingnan, kulay mayaman daw, gold. So sa tingin niyo, bagay ba yung bagong bili kong kulay gold na Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes sa San Pid Astro ko na kulay red? Comment down below naman para malaman ko rin. Tsaka mga kasikad, you need a little force din naman kasi yun nga, cable pa rin yung naghatak or naghihila sa brake. Little force lang naman compare sa last natin na stock, which is ang sakit talaga sa kamay. Pangatlo, very happy ako kasi yun nga, nag-skid na yung tires natin, ano. So mayroon nung solution. So sa mga San Pid Astro dyan or gravel bike or CX bikes users dyan, good news kasi mayroon na tayong nakitang medicine para sa bike natin na naka-STI. Na kung gusto niyo magkaroon din ng hydraulic brakes, ano, so kung i-grade ko ito, 0 is the lowest and 10 is the highest. Of course, ang i-grade ko dito mga kasikad is 9 or 8 dyan lang naglalaro. Bakit hindi perfect? Kasi hindi pa natin na-try yung ibang mga brands. Maybe in the future, matest natin at makompare natin, baka mag-iba yung mind ko dito, diba? So maraming salamat at nga pala sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa channel natin at saka sa Lazada, yung Bitikleta Bike Shop, kasi quality talaga yung binigay nila na sa atin, hindi, wala siyang damage talaga. So maraming salamat po. At saka balik muna tayo sa studio kasi mayroon pa tayong mga ibang pag-uusapan. So see you in the studio. And yun na nga mga kasikad, ano, welcome back sa ating munting studio, yung my studio, ano. So yung performance talaga ng Firino Cable Actuated Hydraulic Brakes is really really good. And notice lang mga kasikad, ano, binibenta ko na yung aking old mechanical brakes. PM me na lang sa official My Bike Facebook page, link on the description below kung gusto niyo i-avail ito, yung aking old mechanical brakes. Good maintenance din naman siya, good yung performance niya, except that hindi talaga siya makapit. Ewan ko if na makapit na sa ibang bike, makapit na siya, no? So yun, PM for details na lang. At saka yung inclusions nito is kasama niya yung disc, yung kaniyang mga screw, at saka yung syempre yung mechanical brakes, ano ba naman. So hindi pa siya totally manipis yung pads niya kasi nakaka 200 kilometers pa lang yan. So really really good pa yung condition niya. And before muna tayo mag-end mga kasikad is mag-enjoy muna tayo sa ating rides. So yun mga kasikad, shoutout nga pala kay Elijah Dalida, kay Norman Lewis, kay Angelo Yap Villamora, kay Earl Connie Bok Lebron, and sa lahat ng mga members ng San Pid Astro Users PH, maraming salamat po for inviting me sa group chat natin. And yun nga mga kasikad, like kung nagustuhan nyo tong video and dislike naman kung hindi, at comment down below kung anong reason para mabigyan natin yan ng solusyon. And hanggang sa muli, this is Danny, your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad.